Yan, ito na ang ating nagawang pichi-pichi na walang lye water. Hindi ako gumamit dito ng lye water. Just fresh cassava. Today's video sa ating bagong Melody's Kitchen, sa kitchen ni Melody, meron tayong lulutuin pichi-pichi without using lye water. Kasi mostly sa mga nagluluto ng pichi-pichi, gumagamit sila ng lye water. But this time, hindi ako gagamit ng lye water. I-try natin magluto ng pichi-pichi na walang lye water. So, ito, meron ako ditong kalahating kilong kamoteng kahoy. Babalaran lang natin siya. Tingnan natin kung anong itsura niya. Kung fresh pa ba siya. Ayun, medyo ano na siya, dark. Kasi wala naman ditong mabiling fresh na kagaya sa Pilipinas. So, pagtiyagaan na lang natin ito. Kahit ganito, kamote pa rin yan. So, balatan lang natin ang ating kamoteng kahoy. Mahirap siyang balatan kasi hindi na siya bagong hukay. Unlike sa mga kamote sa Pilipinas na bagong hukay yung kamote, fresh na fresh, ang balat niya is hindi siya nakadikit. So ito, medyo mahirap na tanggalin. Dikit na siya. Oh. Yan. Oh. After natin mahugasan ang ating kamote, eto na lang siya. Pwede tayong gumamit nito, pinong gadgaran. Yung pino lang. Pero, since hindi ko naman lalagyan ito ng lye water, gagamitan ko siya ng blender. So, hiwain ko siya ng maliliit para mailagay ko siya sa blender. So, ayan, chop lang natin ng maliliit. Parang ganyan. Tanggalin lang natin yung core niya o yung gitna niya. Yung parang kahoy na yan dyan. So, ayan na. Tapos na ang ating kamote. Pwede na natin siyang ilagay dito sa ating blender. Ayan. I-transfer na natin siya dyan. Konti lang at baka hindi kayanin ang ating blender. Blender na natin. Takpan natin siya at baka magtalsikan. Mukhang hirap ang ating blender. So, kailangan tayong magdagdag ng kahit 2 kutsarang tubig. Ayan. Para hindi siya mahirapan. Sa blender, isasalin natin siya dito sa ating strainer para mawala ang kanyang katas na mapait. Hayaan lang natin siyang tumulo dyan at gagawin natin pa yung kalahati. So, ayan, ito na lahat yung ating nagawang grated cassava or na pinong cassava. Ayan, halaan lang natin tumulo ang kanyang katas dyan para mawala yung kanyang pait. Para naman sa ating pang-garnish ng ating pichi-pichi, kailangan natin dito ng fresh na kinayod na nyug. And since wala tayong pangkayod ng nyug na to, so, itatry kong gumamit ng desiccated coconut. Ito yon. Ang gagawin ko lang dito, ilalagay ko dito sa isang bowl. Yan. Dahil nga dry siya, saka natin siya i-steam ng hanggang 5 minuto. Yan. Steam natin siya. Para sa naman sa ating mold din na gagamitin, meron tayo ditong silicone mold. Lagyan natin ng oil. Yan. Para hindi dumikit ang ating pichi-pichi. Mamaya, madali siyang tanggalin. So, ayan, nakaprepare na. So, ipiprepare naman natin ang ating pichi-pichi. Ito na siya. Nakagawa tayo ng 2 cups na kasaba. Ilagay lang natin siya dito. Natin siya ng 1 cup sugar. Haluin lang natin siya mabuti. And then, kailangan din natin ng 1 cup ng tubig.
i-mix lang natin yan para matunaw ang ating sugar. And then, kailangan din natin ng kunting asin para pang balance ng lasa niya. 1 pinch of salt. And then, para mabango ang ating pichi-pichi, lagyan natin ng kunting vanilla. Yan. Mga 1 teaspoon. So, ayan. Haluin lang natin mabuti. Pwede nyo siyang tikman kung hindi kayo kontento sa tamis niya. Pwede nyo siyang tikman. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede. Kung gusto nyo naman ng tama lang, kayo na ang mag-adjust. So, ayan, okay na. Gagamitin natin dito ng itong spoon na to para nakasukat ang ating pichi-pichi. Nagawa natin ang pagsasali ng ating pichi-pichi. Kailangan nagpapakulo na tayo ng tubig. Kumukulo na dapat yon. Kaya yan, magsali na tayo. Isali na natin sa ating molde. Yan. So, ayan na siya. Pwede na natin siyang is para magkasya sa ating steamer. Ilagay natin dito. So, ayan siya. Yan lang ang kakasya sa ating steamer. Pwede na natin siyang i-steam. Ayan, bago natin salang, kailangan kulong-kulo ang ating tubig, kagaya niyan. Para mabilis ang ating pag-steam. Medium high heat lang po ang ating gagamitin. Ayan, salang na natin at i-cover. Steam natin siya ng hanggang 20 minutes. Yan, dahil marami pa ang ating mixture, kalahati pa. So, itong batch na to, lalagyan natin siya ng kulay. Gagamit tayo dito ng atsuete para mas safe, hindi po food coloring. Ito ay natural color ng atsuete ang gagamitin natin. So, ilalagay lang natin dyan. Para magkakulay, para gumanda ang kulay ng ating pichi-pichi. Parang kuchinta siya. Ayan. Mga 1 teaspoon ng atsuete powder. Haluin lang natin mabuti para ma-mix yung kulay niya. Ayan, nagkulay orange na ang ating pichi-pichi. Tingnan natin kung anong magiging kulay niya mamaya. So, ayan, after 20 minutes, check natin kung luto na ang ating pichi-pichi. Ayan siya. Antayin lang natin mga after 10 minutes at i-unmold natin ang ating pichi-pichi. So, ayan, habang nag-aantay tayong lumamig ang ating unang batch, maglalagay tayo dito para sa ating second batch na ang kulay ay orange color na nilagyan natin ng atsuete powder or annatto powder. Ayan. Ayan, isasalang na natin siya. Ayan, eto na ang ating nagawang pichi-pichi. Pwede na natin tayong mag-unmold dahil malamig na siya. Ilalagay lang natin siya dito sa ating desiccated coconut dahil wala tayong fresh coconut. Ito yung in-steam ko kanina. So, aalisin lang natin siya dito dahil madali namang tanggalin dito sa ating silicone mold. Ganyan lang siya. So, di ba, ang dali. Hindi siya dumidikit. Ayan, iganyan lang natin siya dyan. Then, lagnan natin ng coconut. So, ayan, white ang color niya kasi ang ating kasaba ay white. So, ilagay lang natin lahat dyan. Diba? Napaka-soft niya. Oh. Ito yung ating pichi-pichi without lye water. Dahil ang lye water, pag ginamit natin at nasobrahan,
papa-egg o kaya kukunat sa sobrang kunat. Pero itong ginawa natin, hindi siya makunat kasi hindi ko siya ginamitan ng live water. Try natin tong ating orange color. Ito lang ang maganda sa paggamit ng silicone dahil madali siyang i-unmold. Diba ang lambot niya? Oh, parang kutsinta. Ang ating pichi-pichi na parang kutsinta. Yan, eto na ang ating nagawang pichi-pichi na walang lye water. Hindi ako gumamit dito ng lye water. Just press cassava na ginamitan natin ang blender para maging pino siya. So, eto na ang finished product ng ating pichi-pichi. Pwede natin itong ibenta. Maliit na puhunan, malaking tubo. So, diba? O, kahit walang lye water yan, malambot at makunat pa rin siya kahit hindi siya ginamitan ng lye water. O, yan siya. Diba? O, yan siya. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please give me a thumbs up and hit nyo na rin ang subscribe button para sa mga bagong recipe na lulutuin ko. Thank you very much for watching. Until next time, God bless all. Happy eating!